So, malayang araw sa ating lahat. Today, we're going to have an assessment dun sa mga farm students natin kasi we only have a week to go. So, let's go and ask them kung ano yung mga kanilang mga natutunan. So, so natutuhan ko is about milk stripping of cattle, particularly dams. So, before that, marunong ka bang mag-dam? Hindi, wala akong experience in stripping. And mas madali siya matutuhan kapag nahawakan mo talaga yung teats. Pero kung titingnan mo lang, mukhang madali. Pero pag nandun ka na sa milking parlor, mahirap. Yun lang. So, ang natutunan ko, unang-una, yung mga core natin. So, parte dun sa core, yung pag-maintain, saka pag-linis na itong mga farm housing natin, yung mga bahay ng mga baka, bahay ng kambing, tapos yung mga tools na ginagamit dun. And then, andun din yung pag-provide ng forage, naturo kung anong klaseng mga halaman, saka mga damo, legumes, yung mga masagandang pakain sa baka, saka kambing. Parte din doon yung pag-breed ng animal, so yung gaano katagal, nagbubuntis, ilang araw bago mangandi, or anong cycle ng pangangandi. Parte din doon yung pag-raise ng meat type at dairy ruminants. Since last week lang, hindi pwede yung kauna-unahan. Hindi, siyempre ang kabuuan. Kasi yung kabuuan, pare, dito ko lang nalaman na magkaiba pala ang tawag sa babaeng tupa at sa babaeng ano, kambing. Oo. Oh, dito ko lang nalaman, nakala ko babae, lalaki lang. Ganun. Isa lang? Oo, hindi. Kala ko kambing na lalaki at saka kambing na babae. Kala ko ganun. Yun pala, oh. Ang tupa ay doe, ano? Ew? Ew. Ew, di ba? Hindi, ano? Babae? Ew. Oh, ew. Eh, ako babae. Ew. Oh, ew. Ew yun. Ew. 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 Tapos yung kambing pala ay doe. Biruin mo yun. Magkaiba pala yun. Kaya siguro... Napakababo, pero di ba? Si John doe kaya kambing? Yun lang ang tanong, no? Anong natutunan mo dito sa APR since last week na to yung mga in-summarize mo lang, ano yung natutunan mo talaga sa ano, to? Yung sa pangangalaga sa guya, tsaka pag-maintain sa farm. Yan. So, yun ang pinakang magandang natutunan ko. Akala ko kasi dati, basta may farm ka, okay lang na ganyan. Pero kailangan pala mayroon itong mga sinusunod na mga protocol. Kaya ngayon yung mga alaga tayo itong baka, kambing. Ano, dapat pala magkaroon tayo ng mga biosecurity. Akala ko kasi, dati nung wala pa akong idea na okay lang na kahit yung farm mo ay walang bakod, okay lang na ganyan. Pero yun pala yung pinaka-importante kasi maano rin pala ang mga hayop natin, madaling magkasakit. Tapos, dito yung pinakang natutunan ko is yung sa pangangalaga ng guya. Akala ko kasi basta-basta lang pagkaanak ng dam, okay na. Yun pala kailangan mo sila din bigyan ng attention. Especially sa dairy. Yan. So, ang natutunan ko, pinaka-natutunan ko dito sa APR ay yung makisama. Kasi nung sa mga simula, dahil siguro nasanay ako dun sa OAP ko na sila yung kumakasama ko. Nung nandating ko dito, bago na naman, restart na naman, parang gano'n. So, natutunan ko makisama sa kanila sa mga bago, sa iyo, na para din maging maluwag sa lahat sa atin, hindi lang sa akin na yung pagkilos ko dito, yung bagong kaibigan, bagong, kasi ako parang ano, yung may pagka-sentimental ako na sa mga ano, natutunan kong makibagay, makasalamuha dito sa farm habang ginagawa natin ito. Drop some money. Okay, baby. Natutunan ko dito sa APR from pag-aalaga ng hayop hanggang sa waste management niya. Halimbawa, yung pag-aalaga ng baka simula calf
hanggang pagiging dam or bull. Then yung kambing, simula kid hanggang sa pagiging buck and doe. So yun, mga tayo nila, napapakinabangan. Overall, lahat, ang dami. Shit, solid. Mr. President, Sir Balos. Anong pakiramdam ng halos 1 week na lang matatapos na yung APR mo? Medyo excited ako kasi pakiramdam ko magbubunga na yung aking pagpupuyat ng ilang linggo. Testingin nga natin. Ano ba yung, bigyan mo nga ako ng dalawang natutunan mo sa training na ito? Sige. Isa sa mga natutunan ko na yung baka pala ay parang meron ding nireregla din pala yan. May tinatawag silang metestrous breeding. Okay. So, parang yun yung katumbas ng menstruation sa atin sa tao. Nalang din narinig yata. Tapos, isa pa sa natutunan ko, yun nga, within 15 months, pwede mo nang i-breeding yung isang inahin na baka. Ayan. Ang ganda ng dragon fruit. Malaya ba tayo magnakaw dito? Kaso madali tayo ni ma'am. Pero, tanungin nga natin, ano ba talaga yung reason ng mga farmer student kung bakit sila nasa APR? Let's go and ask them. So, nandito tayo ngayon. Kasama natin si Mr. Paul Candido. So, tanongin natin. Sir Paul, anong reason mo kung bakit napa-enroll ka dito sa APR? Kasi susuportahan daw ni Bongbong Marcos yung Department of Agriculture. So, malaking opportunity kung mag-invest tayo sa agriculture. Kaya pwede tayo pumasok ng APR. Tapos pwede rin natin gamitin pag-abroad. So, power! So, may kasama tayong artista. Nandito si Alden. Okay. So, Alden. Ano ba ang happen? Ano bang reason mo kung bakit nag-enroll ka sa APR? Ang reason ko is, syempre, kaya nag-enroll ng APR for future reference, di ba? Tsaka pwede natin siya magamit abroad. So, ayun. Kaya kumuha ko ng APR. So, kasama natin dito ngayon, isang Tagalos Baños. Sir, pwedeng malaman kung bakit nag-enroll ka sa programa ng TESDA na Animal Production Ruminants or APR? Sir, kaya po ako nag-enroll dito sa Animal Production Ruminants ng APR ng Roquesa is para una-una matuto akong mag-gatas, mag-alaga ng baka, maglinis ng tirahan ng baka, at kung ano-ano pa, sir. Kasama natin ngayon yung ating taga-suporta, si Sir. Sir, pwedeng malaman kung bakit sumali kayo sa APR? Unang-una, salamat Boss Joseph. Unang-una, yun nga, sabi ng aking kasama upang matuto kung paano paggagatas ng baka at una sa lahat, mayroong karagdagang malaking kaalaman upang ang baka ay mapangalagaan ng maayos at... Ano pa kaya? Baka na yan, kakatang lang. Maraming salamat sa panonood for today's video. Pero bago tayo magtapos, saglitan lang, although hindi ito tungkol sa baka, ito'y tungkol naman sa pagpapalay. Ang tawag dito ay MOET, M-O-E-T, okay? Minus one element, ano yung T? Hindi ko alam. Tubero. Kasi may tubig eh. Technique. Okay. So, basically, tinatanggalan mo ng isang element para makita mo kung anong kailangan pa o kaya anong dagdagan dun sa pagpapalay. So again, salamat at malayang araw sa ating lahat.